So ayan guys, magluluto tayo ngayon ng adobong sa asin. Ayan, adobo sa asin. Meron tayo ditong medyo may taba-taba ng kaunti para medyo masarap. Itong hawak kong ito ay may buto-buto. So ayan. So bali, konti lang siya. Try natin yung ating adobo sa asin. Maglalagay tayo guys ng bawang. Ayan. Saka maglalagay din tayo guys ng asin. Ito yung magiging panimpla natin doon sa ating adobo. Hindi tayo kasi maglalagay ng toyo. Hindi, maglalagay din tayo guys ng dahon ng laurel, bay leaf. Ayan. And then yung paminta natin. Ayan, dadagdagan natin yan mamaya pagka luto natin. Ayan. Maglalagay tayo ng suka. Ito yung ating pang adobo, yung suka. So yun guys. Unang gagawin natin guys ay ilalagay natin yung ating baboy, yung pork sa kawali. And then hayaan lang natin siya guys na kumulo o lumambot. Ayan. Lalagyan natin siya guys ng tubig para pampalambot sa ating adobo. Ayan, isang basong tubig. Yan ang ilalagay natin. And then, pagkalagay natin yan, ilalagay natin yung ating mga ingredients tulad ng asin, lahat ng ingredients natin, paminta, ganyan, yun. Ito yung suka, guys. Ilagay natin yung suka. Ayan. Eksakto lang yan, guys, na ating sukang nilagay. Ilalagay na rin natin yung bawang. Tatlong pirasong bawang, tatlong butil na tinadad ko sa maliliit. And then, lagay na rin natin yung ating laurel. Yung dahon ng laurel. So, ito guys. Ayan. Kunti lang. Kasi, kunti lang naman yung ating lulutuin. So, konting bay leaf lang. So, ayan guys. Pag nailagay na natin, isundo natin yung ating asin. At yung ating paminta. Ayan. Ito na yung asin natin. Magdagdag kayo dyan kung kailangan nyo pang magdagdag. Para depende po sa inyong panlasa. Then, maglagay tayo ng patis. Alam nyo ba guys, yung patis ay pampalasa din yan. So, nag-add lang ako ng patis para mas malasa yung ating adobo. So, ayan guys, takpan natin yan. Hintayin lang natin siyang kumulo hanggang sa lumambot. Ito guys, kumulo na yung ating adobo. Then, hintayin lang natin siya guys na maluto. Hintayin lang natin siyang lumambot. Hanggang sa lumabas yung kanyang sariling mantika. So, ayan guys. Ang gagawin natin, para maiba naman. Alam mo guys, nung panahon, wala namang toyo. So, ang ginagawa talaga ng ano. Ito kasi guys, adobo sa asin. Para natigman ko na ito noon, nilalagay namin ito sa isang garapon. Hanggang sa yung mantika niya lumabas, ilalagay namin siya sa isang garapon para ma-preserve siya. Pagkakain kayo, kukuha lang kayo doon sa kutsara, then yun na, ulam nyo na yan, no? Kasi mainit naman yung kanin. So ganyan guys ang ginagawa namin noon nung kami ay mga bata pa. Ganyan ang ginagawa ng nanay namin. So yan guys, nag-throwback lang ako ng kaunti at ito ay ating hintayin lang na matuyo yung ating tubig sa ating niluluto. So yan guys, kung nakikita nyo, paunti na ng paunti yung sabaw ng ating niluluto. At yung, kung nakikita nyo guys, yung ating baboy ay, nag-ano na siya, malambot na yan. So, bali pa pa, tuyo-tuyoin na natin siya ng kaunti. Para lumabas na yung kanyang mantika. Diba? So, ito na nga guys. Luto na yung ating baboy. Super lambot na siya. At kung nakikita nyo guys, yung kumukulong yan, hindi na ho yan ay tubig. Kundi yan ay mantika niya na guys sa ating, yun ang gagaling sa kanyang sa baboy. So, ayan. Haluin natin siya ng kaunti. And then, balik ta rin para yung iba kasi guys, nagbabrown na. So, ano, diba guys, tingnan nyo, ang sarap-sarap. So, ayan guys. Continuous lang guys yung halo natin yan. Ayan, may mantika na siya.
Masarap niya nang ilagay sa garapon. Para pag kumain kayo, may mantika pa rin, oh, 'di ba? Masarap 'to, guys. Ayan. Luto na siya, guys. Luto na 'to. Pero hintayin lang natin na maging brown siya para mas masarap. Kahit nag-iisang piraso or tatlong piraso lang kayo dyan, oh, diba? Ang sarap-sarap na yan. Pwede ng pang-ulam. So, ayan guys, luto na yan. Kung nakikita nyo, kulang na lang yung pagka-brown. At hintayin lang natin maging brown sila. So, ayan guys, nakikita nyo guys, brown na yung ating mga baboy. Wow, matilamsik yan guys. So, ayan guys, luto na yung baboy natin. Ililipat na natin siya sa isang lalagyan. Ayan. Sarap na yan guys. Luto na siya. Sarap, medyo mamantika. Ang sarap niyang iulam. Kasi katamtaman lang yung sarap ng patis at saka yung nilagay natin na asin. Hindi na ako naglagay ng ibang asin. Naglagay na ako yung nilagay kong asin at saka yung nakita nyo guys na patis, yun na lang po ang pinangtimpla ko dyan. Kaya napakasarap, napakalinamnam nung ating adobo sa asin na pork. Kaya guys, thank you for watching guys. Sana nagustuhan nyo. Pwede niyo rin po itong ulitin. Pwede niyo rin pong gawin sa inyong bahay. At hindi siya masyadong nakakapagod lutuin. So, diba? So, ayan. Kung nakita nyo yung mga itim-itim guys, yan yung paminta natin. At saka yung mga baboy na medyo nasunog-sunog siya, nag-brown siya. So, ayan guys, oh, ang sarap niyan. Ayan. Thank you for watching guys. Please subscribe and support my channel. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.